Magandang umaga mga paps. Ngayon, magre-review naman tayo o mag-unboxing tayo ng product from Pitsbike. So yun. Ang product na i-unbox natin ay clutch bell at clutch assi. So unang unahin muna natin tong clutch bell. So yung box niya ganito, tapos may seal, makikita natin dyan, pulley set, drive face, clutch assi, clutch bell. So clutch bell siya, kaya nandito yung seal. Ganito. So bali ito, itong clutch bell na to na design ay version 2 na nila. Sige, ganda. Innovation, performance, durability, top speed, CVT system. Okay, so open natin siya, check natin kung ano yung nasa loob. So bali ito lang yung styrofoam. Yan naman dito. Yung styrofoam lang. So yun lang. So check natin yung design. Ayun. May Pitsbike na logo, tapos Aerox 5155. So pang Aerox to. Pag Nmax, may Nmax 155 din. So maganda naman yung design niya. Tapos bali napansin ko dito, hindi siya masyadong hindi malalim yung pagkaka-groove. Sakto lang. Sakto yung pagkaka-finish. Hindi magaspang, hindi malalim. Sakto lang talaga. Sabi nga nila measured. Yung may sukat. Kapag hinahawakan ko siya dito, hindi talaga magaspang, hindi masakit sa balat o kaya sa daliri ng kamay. Ayan, hindi siya nakakasugat. Kasi ang pagkaka-finish niya ay parang naka-CNC na rin. Hindi ko sure, pero para sa akin maganda siya. Hindi siya nakaka-damage ng clutch shoe. So, ayun. Ayun ang clutch bell version 2 ni Pitsbike. So, tignan naman natin yung clutch assi. Yung box naman niya, ang may seal ay yung clutch assi, kasi yun yung product. Tapos, may label. So version 2 na rin to. Version 2 na clutch assi ni Pitsbike. So, ganun din. Ang laman niya lang ay yung mismong product. The product itself. Tapos, ayun. Ganito siya. May Pitsbike din. Tapos yung Aerox 155. Pag Nmax, siguro Nmax 155 din. Kung ano motor. Tapos, yung lining niya, or yung mismong show, hindi siya magaspang. Maganda. Hindi siya nakakasira ng ng surface ng clutch bell, or clutch housing. Ayan, no? Maganda. Yan. Tapos dito sa clutch assi, nung tinanong ko sila, ang nakalagay daw dito ay 1200 na RPM clutch springs. As yun,
Hindi ko sure kung pwede natin siyang kiluhin, kung accurate ba yung kiluhan na gamit ko, pero tignan natin. Ayan. Try natin kiluhin siya gamit yung kiluhan na ginagamit ko. Then, hindi ko naman magagaranti na 100% yung kiluhan na yan. Tama. Pero yun lang naman yung gamit ko. At least may baseline tayo kung anong bigat niya. So, sige. 00 micrograms. Ang kanyang clutch ASI ay 957 grams. Tapos, yung clutch bell, 00, 731 grams. So, magaan. Okay. Sige. Bali, itong products na to, ilalagay natin sa Nmax natin. Pero, hindi ko siya i-re-review. Hindi ko i-re-review yung kung ano ang takbo niya, kung anong top speed niya kasi hindi tayo pwedeng mag top speed sa highway. Safety lang, road safety. Kaya ko lang naman nire-review or nag-unbox para makita ninyo kung ano yung laman. Ano yung laman ng box nila? Ano yung itsura ng mismong product para matulungan na rin kayo kung naghahanap kayo ng reference kung ano yung laman ng product na yun. So ayun ang clutch bell, clutch ASI ni Pitsbike. Ito ay version 2 ng product nila. So ayun lang mga pubs, ride safe, ride smart, always defensive riding, and baby boy nga pala. Peace.